Mabuhay araw po mga kapamilya. Ang pangalan ko po ay Ron Jay Cuaresma, 21 years old po from Sampaloc, Manila. Ako isang COVID staff nurse sa isang pribadong hospital dito sa Quezon City at ako'y 4 na buwan pa lamang sa aking trabaho. At syempre sa una mahirap since in a way na ito ang aking unang trabaho at bago pa lamang ako at napasabak agad ako sa ganitong crisis at yung pinakamahirap na part doon is yung malayo ka sa pamilya mo at mga kaibigan na hindi mo maiwasan na mapaisip kung safe ba sila at sila napapaisip kung safe ba ako. Tapos yung routine namin bilang nurses nagbago yung the way kung paano namin approach yung mga pasyente na dapat at the same time iniingatan din namin yung mga sarili namin kasi alam namin na risk nga kami na magkaroon ng COVID-19 pero ayun, dapat maging cautious lang kami lagi. Nalalampasan namin mga pagsubok dito sa world sa araw-araw na gawain dahil number one, with the presence of God, lagi naman siyang nandyan para sa amin. At pangalawa is yung maganda sa pinapasukan kong hospital is yung positive working environment na kami-kami, mga staff, nagtutulungan, na-uplift namin yung moral ng isa't isa, na kapag may malungkot o nadi-discriminate, is ina-uplift lang namin lagi sila. At lalong-lalo na yung suporta ng hospital na libre pagkain, libre tulog, ayun, nakakatulong sa amin yan bilang mga nurses. So ngayon, i-share ko lang yung experience namin kung paano yung routine namin dito sa hospital. So usually kapag morning yung duty namin, so nagsisimula siya ng 6. So dapat by 5 nandito ka na sa hospital to receive some endorsement. So ako, uwian ako. So 4:30 dapat nagbibihis na ako. So once na nakapagpalit ka na, so ready ka na sa pumunta sa hot zone. So syempre, before that, magdadasal muna ako. Pagpasok ko, magre-receive na ako ng endorsement. Usually, 3 hanggang 4 hanggang 5 na pasyente kada araw hanggang 2 p.m. na yun ng tanghali. Ang pagiging nurse, isa siyang karangalan para sa amin kasi naibibigay namin yung dapat para sa pasyente, nabibigay namin kung ano yung mga kailangan nila hanggat sa kung ano yung makakaya namin. Hindi namin sila pinapabayaan even though na pwede kaming mahawa or at least kami kapag pumapasok sa kanila. Basta lang talaga, proper wearing of PPEs yun yung pinakamahalaga. At syempre, dasal lang kay Lord na lahat ng to malalagpasan namin.